1,750 kasi yung original price namin. Gusto kong malaman kung kapag babinaba ko yung price, mas magiging profitable, mas marami bang bibili. And based dito sa testing ko, mas malaki nga yung kinita niya dun sa 1,495. Hello mga ka-ecom, ako nga pala si Bernard Luz, isa akong online seller ng local e-commerce and through FB ads. So kung gusto mo matuto about e-commerce, about Facebook ads, panoorin mo lang yung mga videos ko. And ito nga pala yung una kong video na planong i-release. Salamat pala sa pag-click nito at panonood. Sa video na to, gusto kong pag-usapan yung common mistake ng mga nagsisimula mag-local e-com. And yun yung walang proseso sa pag-run ng Facebook ads. Ito yung kapag ka, nangyari, may nakita silang product na gustong testingin. Meron, gagawa sila ng product page or kung conversion na, pero kung messenger hindi. And you know, same yung creative, isang creative lang, isang product page, tapos same yung price. So pare-pareho lahat yun. Ang naiba lang is yung kunyari mga interest. So sa video na to, i-share ko sa iyo yung isang proseso sa ginagawa namin ngayon, which is yung price testing. Gusto kong malaman kung anong price yung pinakamaganda ilagay dun sa product, gagawin ko yun. Kunyari may bagong product kong gustong testingin, tapos hindi ko alam kung anong price ba siya magiging profitable. Kumbaga, paano kapag pag binaba ko ng halos break even na, kikita pa ba yan o hindi? Paano pag minahalan ko, may bibili pa ba? Ginagawa ko yung price testing para malaman ko kung saan price siya okay ilagay. So i-share ko yung screen ko para mapakita ko sa iyo kung paano siya exactly gumagana. So ito, sample store lang ito nagawa ko. Kita mo meron dito ng tatlong product na ang pangalan, cool t-shirt. And lahat sila may iba-ibang price. So ito, $350. Ito naman, $299. Ano to, lahat to visible to sa website. So kapag tinignan mo yung page niya, makikita mo pa rin. $499. Ito, $299. So buksan natin to. So makikita mo siya ng ganyan. Andito pa rin siya, pero kapag nag-check ako dun sa catalog, sa listahan ng product, isa lang yun nandoon. Kaya siya ganun, kasi kung napansin mo dito, meron itong vendor. Rigi ko dito, yung store name ko, tapos AB. Okay. Importante ito para lang maset ko na okay, pag mga AB, ano to? Ito yung mga test, ito yung mga variation ng product page na hindi ito yung nakapublish, kumbaga. So, ma-hide siya dito. Madali naman yung iset eh. So pagka tinignan mo dito sa vendor, like pwede mong burahin, pwede mong ilagay ng AB, tapos save mo lang, automatic naman na yun. Okay, meron tayo ditong collections. Okay, homepage. Hindi yan yun, hindi yan yung ginagamit ko. Tanggalin natin yan. Okay, so yung team ko kasi, meron siyang sinelect dito na okay, anong collection yung pipiliin niya. Okay, and dito nakalagay, collections, all products. Yun yung link ng catalog, kaya siya yun dyan. Ngayon, ito yung collection na yun. Ayun. Meron ditong condition na ang sinasabi lang niya is yung mga product na nandoon is yung may vendor na may store. O kaya pwede mong gawin baliktad. Na kunyari, kahit anong vendor, basta hindi siya AB. So para lahat ng AB mo, hindi masasama. Siyempre, huwag mo sila pagsasabayan. So pwedeng ganyan or pwedeng yung ginawa ko kanina. Yung equal to, tapos yung walang AB. Okay, so pagkagawa mo nyan, so save mo lang para hindi na lumabas dito yung product. Okay, so dinuplicate. So ulitin ko lang ha, meron akong product page na isang price, dinuplicate ko, tapos iniba ko yung price na nakalabas. Okay, tapos yung sales channel niya, online store pa rin, para visible pa rin siya. Okay, ngayon pagka-duplicate mo, lalabas yun dito sa all products mo. And para ma-hide mo siya, gawan mo ng different vendor. Okay, AB, bahala ka kung ano, sumang pangalan. Tapos sa listahan ng product mo, dito sa collection, lagay mo lang yung condition na yun. Okay, so ngayon, by that time, nakagawa ka na ng mga different product pages na pwedeng may iba-ibang URL lang. Ngayon, itong 499 mo dito sa taas, yan yung URL niya. Okay, ito naman, yun yung URL. So ngayon, kapag kagagawa tayo ng ad, yung mga same lang ng creative, same ng picture, same ng ad copy sa Facebook ads, ang naiba lang talaga yung link. So kunyari, ganito siya. Gumawa ako ng isang campaign na conversions. Okay, tapos gumawa ako ng, actually nagsimula to sa isang ad set lang. Isang ad set, 299. Okay, ginawan ko siya ng ad.
which is nag-type ako ng creative, gumawa ako ng image, ganyan. O sample lang to. Okay, ngayon, pagka nailagay ko na to dito, na-set up ko na yung ad, iduduplicate ko lang yun para makuha ko na yung 350 saka 499. So, pinangalan ko lang ng price yung ad set para alam ko na yun yun sa unang tingin ko. Okay, tingnan natin. Yung link ng 299, ito. Okay. Ito yan. So, pag pin-review ko, so, same ha. Itong nasa preview URL, nakayo nandun sa may product page. Ay, sorry. Sa post, yung link dun sa may post. Okay, so 299 ito. Dito naman, 350. Okay, pagka inope mo. Okay. Ngayon, pag na-setup mo na siya ng ganyan, kung iniisip mo pala kung ano yung targeting, kahit ano to, kahit anong interest, so kung meron kang targeting na proven na gumagana talaga para sa'yo, mas suggestion ko, yun na lang gamitin mo. Pero pagka wala pa, pumili ka lang ng isang interest, ang importanteng gawin mo dito, dapat pare-pareho sila. So, kunyari, dito, lahat sila 1865, lahat same gender, lahat automatic placement. Okay? So, pare-pareho lahat. Pati yung budget pareho. Okay? And, ang pinagkaiba lang talaga nila is yung link dun sa ad. So that way, alam mo na since yun lang yung difference nila, at least masasabi natin na dahil dun, kaya nag-iba yung result. And pag natapos naman ganito, inaano ko siya, parang dinuduplicate ko pa ng dalawang beses. So, pagka ganito, duduplicate ko ng 2 times. Ganyan. And the reason kaya ako siya gustong gawin ng ganun, kasi baka merong times na alam mo yun, si Facebook parang nagkataon na isang ad set, nakakuha kagad ng purchase, so nag-optimize siya para doon. Yung ganitong klaseng pagtetest, hindi mo masasabi na talagang 100% accurate eh. Ang importante lang na malaman natin dito, mas maraming impression, mas panipaniwala, mas reliable yung data. Para mas maraming impression, nag-duplicate ako ng ad set na same budget. Kasi baka mayroong mga na-optimize lang kagad kaya nag-work. Mas reliable lang yung data. Hindi ko paano kaya explain yung tama. Pero ganun yung ganito yung ginagawa ko. Okay, ngayon, pag natapos na to, iiwan mo siya for 7 days. Ganun yung ginagawa ko kasi para mas maraming makakita, mas maganda. So, ibig sabihin nun, mas malaking ad spend, mas maraming ad set, mas okay. So, ayan. Kasi ito, yung pinakita ko example lang eh. Pwede akong isi-share ko na lang din yung actual na ginawa ko nito nung sa isa sa mga, ano namin, isa sa mga campaigns namin. Teka. Ito yung isang campaign na ginawa ko yung price testing nung first week ng September. So, dito, tinesting ko na may isang price na 1495, may isa 1595, 169, and saka 1750. So, based dito sa results na nakita ko, 1750 kasi yung original price namin. Gusto kong malaman kung kapag babinaba ko yung price, mas magiging profitable, mas marami bang bibili. And based dito sa testing ko, mas malaki nga yung kinita niya dun sa 1495. So, ang ginawa ko ngayon, pinag-testing ko ulit yung 1495 saka 1750 after nito. And 1750 talaga, okay na yung pricing namin na ganun. So, para comfortable ako na yun talaga yung magamalaking profit sa amin. Pero dito, kita mo, 1595, hindi rin masyadong kumita. Pero halos same ad, same lang ng amount spent. Yung 1699, okay lang din. Pero nung kinalculate ko kasi yung cost ng item, tapos yung ad spend na ginastos ko kada price, mas malaki talaga yung profit. Yung profit ang pinaka bottom line natin dito eh. So, yun. Parang ito yung isa lang sa mga process na ginagawa namin ngayon. And hopefully, nakatulong siya sa'yo. Kung meron kang mga gustong matutunan specifically, pakisulat naman dyan sa comment para gawang ko rin ng video about doon. And salamat nga pala sa panonood. Ako ulit si Bernard. And happy selling mga kaikom. Bye-bye. Okay, kaya. Alam ba? Bye-bye. Naiya ako eh. Sa camera. Follow mo ako ah, para may plus 1 subscriber.